sa mga kapanlilistang hangkatong lakanda. Ayan ang mga kababayan. Ayan po. Makikita po natin yung unang project ng DSWD dyan po sa Batasan, Quezon City. Makikita nyo po dyan sa video na nagkakagulo at sabi nating palpak, walang kaayusan dahil hindi po maganda yung pagkaka-organize sa pangunan ni Secretary Erwin Tulfo. Ayan, makikita nyo po ang bawat kilos at galaw ng mga tao, hindi kayang kontrolin ng mga tauhan ng DSWD. Kasi nga, hindi talaga na planong mabuti. Ayan. Sana naman po sa mga sa pamumuno ni Erwin Tulfo at ng tauhan ng DSWD sa susunod po, dapat idaan nyo na po sa barangay, hindi dyan po sa main office. Kaya tiyan mo ha, nagkagulo at talagang sumugod yung mga tao para sa kanilang hinihinging educational assistance sa mabawat pamilya. Ayan po, kawawa naman po, nakita nyo nagkakaroon ng siksikan. Kanina po nakita nyo merong isang matanda na nahimatay, merong nangihina sa gutom dahil sa init na pumipila mula umaga hanggang dyan, hanggang ngayon. Ayan po, makikita po natin. Ayan, o. Panoorin po natin kung gaano kapalpak ha, ang ginawang ito ng DSWD. Maganda ang plano, maganda ang purpose, kaya lang hindi nasa ayos, hindi organisado. Kaya tingnan nyo po, nagkakagulo. Ayan. Ayan po, panoorin po natin ha. Ayan. Ngunit lahat sila ay gustong makapasok at makakuha nga noong pinamamahagi ng educational. Pinapapasok isa-isa. O, nagtutulakan pa. Ayan po. Ayan. Kaya nga, ano natin, suggestion po natin, ano po, sa isang very simple suggestion na susunod po, sa mga susunod na assistance po na galing sa DSWD. Sana po, idaan nyo na po sa may barangay. Ipagkatiwala nyo na po sa mga barangay captain. Hindi dyan sa main office ng Batasan. DSWD. Nakita nyo po, nagtutulakan at nag-uunahan. Ayan po. Patuloy po natin panuurin. Ayan. O pamamahagi ng educational assistance no? Mula sa DSWD. At nakita din natin kanina sa Facebook na nag-post din si Secretary Erwin Tulfo na talagang inaamin niya na talagang hindi naging maganda ang kaayusan ng kanilang pagdidistribute ng educational assistance sa mga kababayan natin yan sa Quezon City. Kasi biglang sumugod, hindi siguro expected ng secretary na ganun talagang kumbaga sa tubig, talagang umagos yung tao. At wala na sa kaayusan. Tingnan nyo po, may nang mga nanghihina. Ayun po, Ayan. Maganda po talaga yung objectives o yung talagang ano ng DSWD. Maganda yung kanilang mga plano na tulong. Kaya lang hindi po nadaan sa magandang proseso o sa magandang pag-o-organize. Yan yun po, meron nang nag-over the backwood. Ayan po. Kumbaga sa ano po, hindi na unruly na po yung mga tao dahil nga siguro sa tagal na paghihintay, alam mo naman ang mga kabali ng mga Pilipino, minsan sabi nga talagang disiplina ang kailangan. Ayan. Gusto makauna
kesa dami-dami po ng taong yan, nag-uunahan po sila. Ayan. So, yan, no, yung sitwasyon. Hindi natin alam kung ilang oras na sila naghihintay dyan. Maybe madaling araw pa, nandyan na po nakapila na hanggang sa kasalukuyan. Ayan. Pero talagang ano, ibibigay talaga sa kanila yung tulong. Yung tinatawag na educational assistance. Kaya lang, talagang hindi nila na-expect na ganito ang paglusog ng tao. Tingnan po natin ha, panoorin po natin ang mga nangyayari at mangyayari pa. Ayan po. Yes po, para po sa mga tao. Yung mga bata po na maliliit pa, ayan, hindi na kinakailangan po na isama pa. Maya-maya po ng konti, makikita po natin si Secretary Elwin Tulfo. May sinasabi siya, ina-announce na yun nga, humingi ng paumanhin o pasensya na talagang lalong-lalo na yun sa mga nahimatay at na nanghihina, nagutom. Sinabi naman ni SWG, maaari nga yung... Subali, ang naging problema talaga yung pag-organize. Hinihingi requirements, ano? Yan po. Yan po yung main office po sa Batasan, Quezon City. Yan. Ito po yung ating mga kababayan dito ngayon sa harap, sa tanggapan na SWG main office sa Batasan, ano? Kasi imagine, tingnan nyo po, napakadaming tao. Ayan. At ang pinapapasok po, isa-isa lang. Kaya, yung iba siguro, nabuboring na, or sabi natin nagutom na. Kaya, ayan, ang nangyari. Secretary Erwin Tulfo. Ayan po yung mga nasa loob na ng main office ng DSWD. Yung ibang pinapasok na, pero ayun, naghihintay pa rin sa loob ng compound ng DSWD. Hindi natin alam kung nabigyan na sila ng assistance o hindi, o hindi pa. Lumabas na itong Secretary Erwin Tulfo. Ayan po. Ayan po si Secretary Erwin Tulfo. Ayan po, tinitingnan niya na yung situation at nag-a-announce siya na ayan po, kung ano dapat gawin. Ayan. Pero kahit mismo si Secretary Erwin Tulfo, wala po siyang nagawa dahil talagang unruly na po yung mga tao na gusto kaagad na makuha yung educational assistance na ibinibigay ng kanilang tanggapan. Ayan po. Ipila po kayo rito, papasok po dito yung may mga schedule. Ito po, pakinggan po natin si Secretary Erwin Tulfo. Kayo po ay walk-in. Meron po kami mga QR code na iikot po mamaya. Kunan po ninyo ng cellphone. Sinabi ko may walk-in. Pero kailangan po ninyo sagutan ito dahil hindi po kayo nag-fill-up. Kailangan po ninyo sagutan itong QR code na ito.